Okay, ito po yung karugtong nung sa open pipe ng barako. Hinuhugis na po dyan yung pagsusuotan ng tubo. Yan. Tapos yan na po yung dulo ng pinutol na po yan na nakaanggil na. Tapos ipapasok po yan dyan sa lugar na yan. Kailangan lang po medyo pantay yung hubog o pag-aabilog. Yan, tapos papantayin pa rin po yung stainless sheet para pagpasok mamaya hindi gaanong bingkong. Yan, yan pong parting yan. Yan yung pinakamatagal gawin. Kasi paulit-ulit lang po yan na pokpok, sipat, tapos pokpok na naman. Ganun lang po, paulit-ulit lang. Kung saan ay kailangan ng matyaga na panggagawa. Ayan. Pag naipasok na po yung tubo, yan, fit na po siya dyan. Mas madali na siyang i-welding para magdugtong. Yan, yan po ang magiging itsura niyan. Siyempre, yan, pag yan, idudugtong po yan mamaya gamit ang welding lang. Tapos sa pag-welding po, ay fiber muna po pala tayo. Sa pagpa-fiber naman po, ang ginagamit ko dyan ay yung fiber mat na ginagamit sa pagpa-fiber glass ng kalimitan ay sa bangka. Yan, yan lang po yun. Kailangan lang medyo pupunit-punitin nyo lang yung fiber mat para buhaghag. Tapos pag nadasik nyo na, lalamnan yung tambutso hanggat may awang pa. Tapos susundutin nyo lang hanggang sa madasik. Marami po ang kailangan, siguro mga kalahating kilo na fiber mat. O kaya depende rin po sa pagdasik ninyo, minsan mga 1/4 lang kasya na eh. Depende rin po sa desired na tunog ang gusto ninyo sa paglalagay niyang fiber mat. Tapos dati na po siyang may screen. Inayos ko lang. Yan. Tapos dito na po ulit tayo, balik tayo sa pag-welding. Kailangan po medyo mababa lang yung settings ng welding machine ninyo. Tapos maliit lang yung welding rod para isang spark hindi siya mabubutas. Yan naman po, yan yung pinakang yung bilog na yan, yung flat bar na yan. Yan yung paglalagyan ng rivets. Diyan pa kakapitin yung rivets, kaya meron yan. Idudugtong nyo lang po, binilog lang po yan. I-spot po hanggang sa magdugtong. Yan. Pag magkadugtong na, ididikit nyo po yan doon sa stainless sheet na binilog natin kanina. Tapos, i-welding nyo na po. Sa pag-welding po nyan, kailangan medyo kabisado nyo na rin yung pag-spark. Gawa ng isang beses pong mabutas yan, napakahirap ng habulin o abunuhan, takpan yung butas. Kaya kailangan kaunting spot lang. Isang spot lang po lagi para hindi sumirit ng maigi yung welding rod. Tapos pag naispatan nyo na doon sa kabilang party, dito naman para pinakangkontra po yan, kasi pag sa stainless umispat kayo, babatak yan, kailangan po walang awang, kasi pag nagkaroon nga ng angat,
mahirap nang i-welding, mahirap na siyang pagtugtungin. Siguro po sa mga magagaling talaga mag-welding yan, mas magaganda pa yung output na gagawin nila dyan. Pero sa akin po, yan lang po yung kakayahan natin. I-share ko lang sa inyo. Yan, tapos yan lang po yung pinakang base na paglalagyan ng rivets. Kailangan mo pag nakapwesto na ng maayos siya, kailangan sintro rin po yan para pag rivets ninyo, nakasintro rin yung mapler tip. Basta kapag po ilalagay nyo yung bilog na flat bar na yan, kailangan po sintro. Para pag rivets ninyo, nakasintro rin yung mapler tip natin na ginagawa. Para hindi naman po gumalaw yung stainless sheet. Yan. Wi-weldingan nyo rin po. Yan. So, pag na-weldingan nyo dyan sa parting yan, kukontrahan nyo rin sa kabila para hindi bumago. Medyo matagal lang po talaga ang proseso nyan. Kasi mainit. Hindi nyo basta-basta mahahawakan. Lalo pag ililipat. Pero kung meron po kayong jig o yung holder, mas madali. Pag nabusin yan, hindi ayos yan. Pag na-weldingan po doon sa kabila, dito naman sa kabila, para hindi gumalaw. Yan. Ulitin ko po, ang pag-welding yan, ispat lang. Huwag nyo ibababad. Yan. Ayan na po, nagkaka-itsura na. Tapos yan na nga po yung sinasabi ko, yung flat bar na binilog natin na pagkakabitan nga po na rivets para hindi matanggal. Kailangan po medyo maganda rin yung pagkaka-spot nyo dyan, kasi pag nabutas yan, ulit na lang kayo sa panggagawa, o kaya aabunuhan nyo mas matagal. Basta yung parte pong yan ang mga pinakamasilan. Dapat isang sirit lang ng welding rod, iaangat nyo na. Then, kapag na-welding nyo na yung flat bar na binilog, itutuloy-tuloy nyo na lang sa pagdudugtong yung tubo na ginawang mapler tip nga po. Yan, pinutol na may anggil. Ulit po ulit, pinakamasilan yan. Basta bumutas yan, medyo mahirap na ang pag-ayos niyan. Tapos yan, yan na po ang kinalabasan. Tapos ang gagawin nyo lang, lilinisin nyo lang yan. Gamit ang liha muna, tapos yung pwede pong baping soap. Pero pag ayaw nyo na pong pakintabin, ano na lang, liha na lang hanggang sa pinakamapino ang talim. Gagrinderin nyo na lang po paikot hanggang sa magkaroon siya ng magandang itsura. Pag malinis na po yan, yan na ang finished product po natin. Ang talim po ng angle grinder natin ay di yung bato pa. Tapos kasunod po niyan ay liha. Yan na po, medyo mga gaspang pa rin, para mawala yung bakas nung ispat o nung pagka-welding.
Tapos sa pagbabapping naman po, depende na sa inyo. Kasi pag minsan kasi bawal sa LTO yung makintab, kaya hindi na namin pinapakintab yan. Ang gagawin lang po, edi, lilinisin lang yung mga kanto-kanto. Para pag tinignan, walang gaanong dugsong yung pag-a-welding. Paulit-ulit lang po yan. Medyo matagal talaga po ang paglilinis niya. Gawa ng puro ispat po na welding yan eh. Yung isang palibot ng tubo. Kailangan niyo po malinis. Yan. Kailangan niyo po nagkakaitsura na. Tapos, ang kasunod po niyan yung medyo mapino na liha. Yan. Hanggang ganyan lang po ang ginamit ko para hindi gaano makintab. Pero, sa tingin naman po maayos na yan. Pero kung medyo masilan po kayo, gusto niyo makintab, gagamitan niyo pa po yan ng baping soap. Sa ayong rag wheel. Pagkatapos naman po niyan, pwede nyo na ikabit doon sa dulo ng tambutso. Tapos, pwede nyo na pong i-rebits. Naandun po yung sa kasunod na part. Okay na po ang itsura niyan. Ngayon po, hanggang dito na lamang po. At maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. God bless.